Mangga Energy FM. Energy. Mangga, we are number 106.7 Energy FM, Mangga. Mangga, wag mo sabihin radyo, Mangga. Sabihin mo. I miss you too, guys. Like there's no tomorrow. Oh. Magandang gabi sa'yo, Carita. Magandang gabi sa'yo, Papa Jackson. Magandang gabi din. And good evening to all the people like right in here. They came from different parts of the Philippines, you know, from the north. There's, you know, they are from the south, I guess. And I'm guessing also that there are, yeah, that's so, it. Basta yon. So anong pinagagawa nyo habang wala ako, ha? Ano ba? Kung nandito ako, may pagbeso kayo nangyayari. Pag wala ako, ano ang nangyayari? TikTok. TikTok? Oo, Brad. Alam mo ba yun? Oh. Alam mo, Brad, nakakahiya na ang nangyayari sa mundo ngayon. Bakit? Nagtitiktok kasi lalaki na ako. Pero si Kara, pinagtitiktok ako, Brad. Paano? Eh, yung mga TikTok may filter pa, nagkakaroon ka na pulang labi. Ah, hindi ito yung ano, hindi. Kakaurat. Pulang labi. I-imagine ko. Oo. Hindi ito yung gumagaya ko yun. Di ba mag-ganun yun? Yung parang nagda-dub ganyan. Hindi, oo, hindi yun. Yung gumagaya ko yun na yun, parang dub yun smash. Yun, parang dub smash. Oh, pero TikTok. Ah, ito. Different application niya lang. Oo, di ba? Nagasalatan na siya. Di ba nakakahiya? Alam mo okay. Ano nakakahiyang part? Ano? Gumagawa siya ng content kanina. Nadatnan kami ni Neil sa office ko. Gumagawa ng content. Nakakahiya, Brad. At so ano yung nadatnan na content? Ayan, yan. Pakita mo. Baka sabihin yung TikTok. Anong, Hindi naman closed door. Hindi pa mabot sa ganun. Oo. Hindi pa naman. May pa ano. Mga linyahan. May pa linya. So yun nga. May linyahan nga. Ay, tawag niya sa amin. 721-240. Meron mamaya pa, ha? Naka-live ba tayo, Neil, sa na page ko din? Ha? Siguro, naka-open yung ano eh. Parang hindi pa live yata. Ito live na. Oh. Live na ba? Oo, live na. Live and alive. Hoy, teka lang ah. Bakit? Chico, kamustahin ka namin? Oo nga, ako okay naman talaga ako. No? Wala namang, okay naman. Ano bang ganap? Wala namang masyadong ganap. Wala, no, nakaraan lang, nakisaya lang ako, nag-host lang ako ng second anniversary ng Toyota Santa Rosa. So, oh, di ba matagal mo siya sabi yan? Oo nga. Hindi ko nga alam, pinihintay ko nga pagbalutan ako ng isang Fortuner man lang. Hindi ka binigyan? kahit man lang yung mugs sila. Di ba? Pero yon, hello sa inyo. Ano pa bang ganap ko? Wala. Parang nanood lang ng sine. Siyempre, sino pa bang kasama? Anong pinanood mo? Di ba nga yung kinikwento ko nga sa'yo nung ano, nung nagkwentuhan tayo na nakalimutan ko. Ano nga ba yun? Oo. Pinanood. Ano nga ba yung pinanood? Naiinis ako sa sarili ko kasi meron akong ano, memory gap. Pareho na tayo. So damay-damay na to. Oo, nagkakaroon ako ng memory gap. Hindi ko na naaalala yung mga bagay-bagay. Di ba anong naalala mo yung umaga, may kinikwento ko siya tapos nakalimutan ko. Oo, bigla, on the spot. Oo, yun nga yun. Pero ano ba yung pinanood ko? Ay, Cinemalaya film. Ah, oo, yung ano, huling, ay hindi. Ay, hindi, bukod doon, nanood din ako noon. So, nga, ang dami palang ganap sa buhay ko, no? Nakanood ako ng musical na huling, ang huling El Bimbo, no? So, sa mga hindi nakanood noon, sayang, no? Pero sana pagka pinalabas ulit, sana makanood kayo kasi maganda yun. Truth. Oo. Ngayon naman, gusto kong panoorin naman, Rock of Ages kasi nag-run sila ulit. Oo. Sana makanood tayo, no? Alam mo, ang daming nga, ano, nagpa-actually daming pinundus na artista niya ng yung Rock of Ages, di ba? Si ano? Sino? Si Napoles, di ba? Gerald Napoles. Gerald Napoles. Galing yan sa ano, sa Rock of Ages. Si Aisel Santos. Oo. Diba? Ah, talaga. Marami siyang yung show niya naging star maker for, ano, di ba? At saka, ako napanood ko na kasi. So, alam kong maganda siya at gusto kong panoorin ulit. Tapos, yun. Kaya sinasuggest ko na panoorin natin. Oo. So, hindi pa ako nakapanood. So, I may suggest, yan. Mm-hmm. Papanoorin natin. Sige! Maganda, papadya. Oo, ano, tayo minsan ng ganun. Oo, promise talaga. Yun yung, alam mo yun, yung mapapasabay ka talaga sa... Oo. Kasi basically, kanta ng mga ages yung mga naandun eh. So, tapos may mga skit, may ano sila, may mga situation. Uh-oh. Of course, yung musical play, no? Tsaka, parang once pa lang yung napanood ko dati sa PETA. Nakalimutan ko so, doon title. Sa PETA nga, din ito. Ano yung... Ano title na napanood ko? Marami naman silang ano eh, play. Oo, marami silang pero, palabas. Pero ang galing, no? Doon sa PETA, no? Galing. Yung square, yung... Ano ba tawag doon sa theater, yung pa-square?
Basta yun sa PETA. Oo, basta yun. PETA. Sa New Manila yun, eh. Pero tas yun, wala naman. Wala namang masyadong ganap. Ganap. Ano pa nga ba? Wala naman. At saka, ayun na nga ngayon, August 23. Ibig sabihin, ilang araw na lang, kakanta na si Jose Marichan. Oo nga. Kasi, kumakanta na nga sa ibang estasyon, eh. Ang aga naman kumanta sa... Ang aga nga, eh. Ang aga naman masyado. Diba? May kilo lang estasyon. Kanina nakikinig ako sa kabilang estasyon. Hindi. Ganon? Bumati na sila ng Manay Merry Christmas. Ang aga. Baka nag-countdown na rin. Diba, oo nga, nag-countdown na. Nag-countdown na rin. Ang aga naman September pa. August pa lang, eh. Oo, nag-countdown na rin. Wala, diba? Eh, baka ganon talaga. Kakanta ng ano. Dapat pa, sa atin patugtugin natin si ano, si Shakira. Whenever I see girls and boys. O, diba? Awa ko na tao, hindi ako makamove on. Pero anyway, malapit na nga kasi nakadungaw na siya nga, eh, no? Pati si ate mong Mariah kakanta na rin. Alam mo, I wonder, si Jose Marichan ba sa Pilipinas lang siya big on Christmas ano songs? Kasi pag parang kapag Pasko, 'di ba, other than Santa Claus, kapanganakan ng Savior, Christmas trees. Mm-hmm. Si Jose Marichan nakalinya siya sa mga ano, eh, sa mga to look out for during Christmas season. Mm-hmm. Actually, dito sa Pilipinas. So, oh, pero diba? Oo nga, no. To your question, hindi ko rin alam. But for example, si Kenny Rogers sa US when it's Christmas season, he's really big with Christmas song. Eh malamang siya. Oo, siguro. Pero sa Pilipinas, Jose Marichan is bigger than Ken Rogers when it comes to Christmas song. Oo naman. Diba? Oo naman. Pag sa Pinas, eh. Hindi na mawawala, eh, no? Pag, siya yung icon ng ano. Tapos, para na siyang ano, para na siyang, ka-level na siya, si Jose Marichan, ka-level na siya ng Christmas tree. Actually! Na hindi na pwedeng mawala. Ganon na ka-icon si... Ganon. Diba? Ang pinakamalapit na part kay Chico, pagdating ng Pasko, kahit yung mga billboards sa EDSA, ang model... Yung siya. Wala kinalaman sa Christmas, ha? Okay. Siya. Siya, basta siya. Sa mga cellphone, sa mga mall, sa mga siya. Kahit na saan. Di ba nung last year nga, nag-perform siya dito yata sa Mega Mall? Mm-hmm. Sa food court. Talaga? Bigla na lang, yung out of the blue, kakanta siya. Bigla siyang may mic. Kumanta. Tapos kumanta siya. Sa food talaga? Court. Kaya yung mga tao, di ba, para na-amaze. Uy, si Jose, oo nga, Pasko na nga pala, ano. Kaya ganun. Pero anyway. Pero, ang hirap, speaking of Jose Marichan, yung mga kanta niya, pag pinakinggan mo, kala mo lang simple pakinggan. Try mo kantahin. Ang taas. Uh-huh. Ang hirap kaya kantahin, no? Tapos ngayon, pinapakanta niya na yung mga anak niya, di ba? Yung mga... Oo, nagigest na, nakikita ko nga. Ang dami nila, no? May pinapakanta niya, oo. Fairness. So, What's your holiday plan? Alam ko, August pa lang, pero ano pa holiday plan? Ako, sorry, meron na ako niyan. Karita, Papa Jackson. Ako, my holiday plan is to go to... Bangkok. Oh, to go to Bangkok, Halaka, Thailand. Magpa-exchange ka? Mapalagay ako dito sa. Mapalagay ako dito. Isa lang sa gitna. Kayo yata nakapunta na doon, no? Oo. Si Karita nakapunta na. Ako hindi pa. So, tsaka gusto ko dahil dati kong istasyon. Mura ang ano. 'Di ba mura ang galawan eh, mga kain mura ganyan. Ang sarap pati ng mga ano, yung mga shake, mga juice. Alam mo kung saan mura ngayon? Puro fruits. Ano? Sa Hong Kong. Ay. Talaga? Oh, sobrang humura. Kasi nga, may kaguluhan. Oh, doon na lang. So, sige. Ayoko ko mapalo. Ako yung mapalo. Past Disneyland. Naka-ticket sales. Ah, okay. Pero, some of my friends na ano na nagpunta ng Hong Kong, nag-Disneyland, nung kasagsagan ng gulo, na-stranded sila for several hours. Ah, okay. Pero ngayon, meron ako nakikita mga nagpo-post na friends ko sa Facebook. Actually, nung time na nagkakagulo, ang ticket sales sobrang baba. Parang wanto nga lang yung tropa ko, eh. Nandun na, eh. Ah, talaga? Ganun kamura nung time na ano, may kaguluhan. Ah, baka ngayon, ano? Back to normal na siguro. I don't know. Baka naman mapalo ko. Mapaluin ko rin talaga. Manalaki talaga ako dun pag ako yung napunta dun. Di ba? Hindi ako papayag, no? Well, sana. No? Binabatiin natin lahat ng mga Pinoy tsaka mga Pinay sa Hong Kong. Sana safe kayo. Correct. Sana safe kayo. Oo nga, di ba? Nung... Tsaka Yoko yung pinapanood ko. Ako yung... Tsaka kawawa, di ba? Yung si Kuya na padaan lang. Oo. Oh, hinuli. Hinuli siya. Syempre. Kasi bawal ang kulay white car at kulay black. Parang yung mga black na tao nakasot ng black, sila yung anti new bill, yung bagong bill, yung white, okay. Supports the government. Uh-huh. So pag napadaan ka doon at naka-black shirt ka, riot sabihin. Police would assume na you're part of the rally. Okay. So may Pinoy dinampot, bibili lang daw ng pagkain. Mabibili mo. That's the about sa mga... Mahilig pa naman ikaw mag-black. Ako din mahilig mag-black. Makakapayat eh. Oo, di ba? Ako matapang lang talaga ako. Matapang lang talaga ako. Kaya naka-sky blue. Ano ba kulay ko? Hindi ko alam po. So yun. So gusto ko nang, tsaka gusto kong bumati ng sawadika.
Sumudi ka. Ganon, mahaba pala yun. So, uy, naalala niyo yung sumikat na ano, tayo na ano na inakala ng buong Pilipinas na ano na ano? Pilantropo, yung gumagano yung si ulo. Ano? Sino yun? Si Tang? Si Madam, ano? Si, Mother, si, Mother si Tang. Mother si Tang, oo. Oh, and then, later on, ano found that... yun? Later on, yung ano, yung producer niya sa Pilipinas, found that scammer pala siya. Mm. Diba? Ito to? Oo. Oh. Oo, may video so, yan, ang haba. She never, di ba, kumalat pa na nag-donate siya sa Yolanda. It was never true. Ginawan lang pala niya yun. Oo. Pero may mga video, ha, na... parang oh, wala daw. May video na may mga bata. Kasi nung time na 'yon, akala ng lahat, 'di ba, kinampihan siya ng Pinoy. Filipinos loved her during that time. And then nung lumabas yung statement ng Pinoy producer, naintindihan ng lahat. Kawawa yung Pinoy producer, ang dami na lagas na pera. Oo nga 'no, 'di ba? Pero anyway, so 'yun, 'no. Gusto kong pumunta ng Bangkok. Gusto kong maranasan yung ano, yung sarili, si may market, tapos pagka dumaan yung tren, titiklop lahat. Diba? Probinsya yun, probinsya. Pati yung talong pwede mong tupiin, di ba? Probinsya yun. Ah, oo, oh, nakapunta ako doon. Nakapunta ka na doon? Bagal. Sino kasama mo? Si Lloyd. Bakit? Oh, ano? ano, ha? Si ate mong Lloyd na may nakita kong picture na... Alam mo, hinahunting ko si Lloyd ka din, napakisabi sa kanya. Hindi pa ako nililibre niyan. Sabi nga niya, go daw. Alam mo ba, Kuya Chico, kada magkakasama ko siyang kumain sa labas, ina-assume ni Lloyd ka din na naanyaman ko, kaya siya bumubunod kasi maiinsulto daw ako. Kasi mayaman daw ako. Sabi mo mas mayaman siya. Sa totoo lang, inaante ko na siya bumunod. Sabi mo mas mayaman siya. Napakabait na tao ni Lloyd, no? I like this guy. Oo, si ate mong Lloyd. Lloyd. Oo nga. Si Lloyd. May nakita ko picture. Friend lang, pero nakahalik sa batok. Hoy, ate. Tigilan mo ko. Friend lang. Friend daw, tapos nakahalik sa batok. Ano inaamoy? Nako ha. Kamu siyang pakialaman. Sorry. Eh, pogi. Okay, ano? Hoy, lagot ka. Ops! Huwag kang ano. Okay. Change topic. Minsan pa naman hinuhuli lang ako doon, yung hindi siya nag-comment, pero nanonood pala. Nanonood pala. Si Mr. Brad, sino pa ba? Friend siya. Wala siya. Sa bahay siya ngayon. Minsan bigla na lang yan. Pag may nasabi ako, bigla na lang. Anong sabi mo? Ganyan. Actually, ganyan na ganyan nga. Ano yun? Uy nga pala, before we start the show, we'd like to greet si Penda Flex. Uy, happy birthday, happy Penda! Birthday. Happy birthday kay Penda Flex. Today, diba birthday niya? At birthday din ni Sok. Si Socorro? Kahapon yata. Kahapon, diba? Ah, okay. Kaya pala nangungulit sa akin. Tapos nagyayaya siya na ano daw, 19 East daw. Eh sabi ko, magpapahinga yung ano eh, bakla. Ano? Huwag kang nangingi ano dito. Kaya pala pinipilit ako. Di naman niya sinasabi. Yung pala birthday pala niya. Anyway. Well. Oo. Eh. Ay, tawag niya. 721-2429. We have 2,300 live viewers. Ay, hello po. Good evening. Hello. Kanina, dami nagtatanong kung ano na nga daw. Kung tatlo daw tayo ngayon. Alam mo, magpaliwanag kang ulit. Bakit wala ka ng mga... Kasi alam mo ba? Hello. Oo, may mga nang-aaway sa akin. Sa akin din. Oo, bakit pala sa kay Chico? May arrangement po kami, pumayag bakit po siya. Lagi-lagi ko na nga ang sinasabi, di ba? Tignan nyo, namumuti na nga yung mga buhok ko dyan. Pati yung buhok ko sa ilong puti na rin. Gusto kong makita. Di, may, pag talagang ano, lumalabas nga siya yung parang paa ng lamok. Oo. Grabe naman. Binubunod ko siya, puti na, nangangamba na ako, di ba? So, at saka, di ba, napapagod na ang kuya mo din. So, yeah. Kasi pag, di ba nga, so, pag Thursday, hanggang gabi ako dito, mula umaga, tapos Friday, ganun ulit. So, Sabado, wala talaga, bagsak talaga. Pag Sabado, di mo mapakinabangan, pagka yung usual. Mm-hmm. Pagka may ganito, bukas tulog ako buong maghapon. Kasi kawawa naman si Mr. Brad, di niya mapakinabangan. Oo, sabi nung last time nga eh, sabi niya, B, ganyan. Ano daw? B, ano, kailan ba? Sabi niya, kailan? Sabi ko, ano ba? Anong kailan natutulog yun? Ang ganda mo dun, ha? Mabalang hair? Ganda mo dun. Kailan daw ba ako babangon? Ay, pero alam mo, totoo talaga to. Uh-huh. Natatawa ko minsan sa kanya kasi ayaw niya akong maghapon lang sa kwarto at nakahiga. Siyempre nga naman, dynamic yung tao. Ha? Outgoing. Anong gagawin? Eh, pagod nga ako. So ngayon, siya, hindi naman din siya lumalabas. Andun lang siya sa labas ng... Kwarto. Doon sa may bakuran. Eh, napakatahimik pa naman ng Mr. Brad. Kaya nga so, sabi niya, ano ka na, may tono pa naman yun. Ano ka na dyan, B? Bakit di ka tumayo? Maghapon. Ba't di ka lumabas? Gusto niya lumabas. Eh, gusto ko matulog
Okay. Ito na, lumabas na. Ito na, lalabas na. Oh, wait lang. Kausapin mo natin kasi nasa Taiwan to. Eh. Ay! Oo nga. Baka mamaya maubusan ng load. Si Ate May ito ng Taiwan. Magandang gabi, Ate May. Hello? Ayun. Ayun, Chubby. Tinaiwasan talaga. Maganda talaga itong ganito. Ayun. Muntik na luminaw. Nag-robot. Ay. Hello po. Ay, sorry naman. Ayun. Ayan na. Okay na. Hello okay po. Na. Ayan. Ate May? Hello po. Ayan. Yan na ba yung pinaka... Hello po, Kuya Chico. Ayan. Okay na. Sana ma-maintain mo na yung ganyang kalinaw, ha? Okay na po ba? Ayan. Okay. Okay naman siya ngayon. Sana hindi na lumabo. Ate May, ikaw taga Taiwan. Yes po. Oh, matagal ka na ba dyan? Kinakabahan ako eh. Wag. 6 years na po. Ay, matagal na ito. Matagal na ito. Anong, okay lang ba malaman anong hanap buhay ni Ate May? Or di wag. Tama, pwede naman eh. Hindi ko naman yung pipilitin actually. Kung masama sa loob. Ate May. Hello po. Anong trabaho mo dyan, Ate May? Hello po, worker po. Opo. Kumusta po? Ay, wait lang po. Sige po. Andito po ako sa Taiwan. Ah, oo nga eh. Hanap lang po ako ng maganda signal. Nabalita, sige. Hanap lang. Ang gulo ko. Sige, may hanap ka ng signal. Ano, grabe, baka naman susakay ka pa ng tren. Hello, para po. Makahanap ng signal, ha? Ay, grabe po. Hindi naman po. Okay na po ba? Actually, hindi ka nga tunog na sa Taiwan. Tunog ka na sa Quezon City ka lang. Eh. Mm. Fairness sa'yo, ha? Hindi po. Kumusta naman ang Ate May? Okay lang po. Kinakabahan. Oo, bakit? Audition ba to? Hindi naman to audition. Hindi ka na naman pakantayin. Tapos pipindot kami ng buzzer. Ganyan, no? Kinakabahan po ako kasi ano, nakatutok po ako sa energy lagi sa YouTube pag po may mga replays na bakit nakapasok po. Huwag niyo suportahan yung channel na nag-upload niya. Nagnanakaw ng content. Hi, Papa. Paano kaya? Hi, Papa Jackson. Ah, hello. Paano kaya? Hello po. Timmy, namang problema kami. Pwede mo ba kami tulungan? Bakit? Ano po yun? Hingi kami ng payo. Ano po yun? Kasi po, ganito. 2 years ago. Ano po? Hindi ba, paano ba namin, paano ba namin solusyonan yung nang nanakaw ng content? Ay, ganun po. Patumba natin. Oo nga po eh. Pero itatayo din. Tutumba. Mga 10 seconds. Si Ate May. Hindi ko rin po alam eh. Grabe po, no? Lahat na lang ninanakaw. Correct! Ayan. Ayan, ito na. Nagsisimula na. May hugot na dyan si Ate May. Ay, si Ate May. Hello! Tama na. Buti napansin mo na siya. Ay, grabe. Naramdaman mo po yung hugot na. Sorry naman po. Hugot na siya. Sige. Alam niyo po ba, gusto ko talagang pumunta sa concert niyo. Kaya lang, nandito po ako sa Taiwan. Gawan mo ng paraan. Sus ko, Taiwan. Ang lapit-lapit. Nasa taas ka lang ng Pilipinas, oh. Di ba pag tinignan mo, mga ilang thousand nautical miles ka lang. May bagyo po ngayon. Ha? May parating pong bagyo. Ay, hindi may na. Umalis na. Bagyo. Luminis na. Gabi na po kasi. Ang hirap po umuwi. Sa September 19 na lang. Sabagay. Sige. Ay, nako. Ay, oh, eh, napatawag ka. Yung load mo nga pala. Nasa Taiwan ka. Oo nga po. Eh, kumusta naman po yung load ko? Ay, ganun. Sige, kwentuhan mo kami tungkol sa love life mo, May. Huwag bang madali si Kar. Hindi ah. May lakad po. Hindi, parang ano, pag-usapan natin yung love life niya. Baka mamaya may magbilang na naman ang kasi hikap. May hugot siya eh. Oo nga, naramdaman namin yung hugot mo kanina, di ba? Lahat namin nanakaw. So, anong nilingkod namin sa'yo, Ate May? Ganito po kasi yun. Paano? Ready na po ba kayo? Ready na! Game na! Okay, game. Ayos na ako. Game. Wait lang po. Pwede po bang ano, 1 minute? Kakalma lang po ako ng konti. Kasi kinikilig pa po ako eh. Hindi ako makapaniwala na nakapasok ako. Huh? Ako rin eh, na nakapasok. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ha, nakapasok na? Nung bang munang nakapasok ka, hindi ka mapaka...
Hindi rin namang paniwala eh. Actually, nung unang nakapasok din ako sabi talaga. Sabi ko, ha, nakapasok. Nung nakapasok ako, napahinto. Grabe siya. Sabi ko, wait, itutuloy ba na? nakapasok na pala. In fairness. Pero masarap sa feeling, Kara, yung nakapasok na. Actually, hindi mo kasi mararanasan eh. Bakit naman? Ba? Pumapasok naman ako ha. Ting umaga. Oo nga. Oo, talaga po ba? Parang hindi ko mararanasan. Ay, sa bagay. Hindi kasi, di ba? Ano, sige. Sa bagay kasi, babuksan nyo nila yung pinto, ganyan. Oo, so, mabasok ako. Baga hindi ikaw yung mismong nag-effort na pumasok kasi may nagbukas ng pinto. Ah. O, ako kasi pag kami mabukas ng pinto, ginaganon ko yung mukha eh. Tapos, pasok? Ginaganon ko. Ako. Ano yun? Sa ako mismo, gano'n. Grabe naman. Sige. Basta na itawid ko na okay na. Ah, sige. Hey, May. Okay na. Hindi ka nakinikilig masyado. Okay na po. Kalma na po. Kalma lang po. Kalma na. Sige. Anong pag-chismisan natin ngayong gabi? May boyfriend po kasi ako na nasa Pilipinas. Oh! Tapos, 3 years na po kaming LDR. Nako. Hirap dun ha. LDR po. Pero ano po, yung status po namin ngayon is hiwalay po kami. Hiwalay na po kami. Matagal na yan? Po? Matagal na kayo hiwalay? Last April po. April. This year? April 22 to be exact. So, okay. 4 months, no? Mm-mm. Okay. Opo. Tapos po ano, mga after two months po, nag-chat po ulit siya sa akin. Hindi po kami, nung nagliwalay po kami, hindi po namin binlock yung isa't isa sa Facebook. So may communication pa po kami. Nag-uusap pa. Ano talaga dahilan ng paghiwalay niyo? Ano po, yung nung una po yung hiwalay, ang dahilan po talaga ng pag-aaway namin palagi is wala po siyang time sa akin. Mas may time po siya sa barkada niya. Tapos po tuwing kino-confront ko po siya or kinatanong na bakit para pag sa friends mo meron ka laging time, tapos pagdating sa akin isang chat, minsan sin mood pa. Baka naman ano, saliwa yung oras nyo, te. Tayo di, tewan lang eh. Mm-hmm. Pareho po. Ay, sa umaga, sa bagay. Parehas po. Parehas po tayo ng ano, time zone. Oo nga, pero baka hindi kaya pag time na mag-chat ka or mag-uusap kayo, baka, di ba ka wrong timing, di ba? Kasi po dati, nagagawa naman po ng paraan. Saka, lagi pong yung communication namin open. Eh, minsan po, tuwing mag-out ako from work, laging magpapaalam naman po siya na lalabas kasama po ng mga friends niya. Eh, pag po ganun, nababasa niyo yung mga chats ko or mga message ko po, minsan po, sinisin lang niya. Ang sa akin po kasi, sinin mo na eh. So, ibig sabihin, may time kang humawak ng cellphone mo, bakit di mo manong ma-reply? Ilang beses nangyari yung sinin niya yung message mo na? Madami na po. Mga ilan? This year lang po. Hindi mo na po mabilang. Mga ilan? Ah, talaga. Kasi baka ang worry ko baka may one time nangyari, yun na yung kwento. Pero kung lagi, may problema. Eh, hindi naman po. Pero ano, di ba sinin niya, Timay, no? Tapos, di ba sinin? Tapos nung sinin niya, sabihin natin may lumagpas ang oras, ganyan. Pero kung alam mo yung, kung baka may pag tinanong ka o may sinabi ka, nare-replyan naman niya, kaya lang late na o hindi. Minsan hindi na. Nire-replyan naman po niya, kaya lang mas mauuna po na isin lang niya or ang sa akin, ang point ko po kasi is inopen mo na yung message eh. So ibig sabihin, may time kang mag-reply. Sana sumagot ka na kagad, ganyan. O kaya naman po ang sa akin, sana hindi mo na lang inopen kasi parang ang dating po sa akin nun, parang inopen mo tapos hindi mo naman nireplyan. So parang, di ba parang ang sakit po sa akin kasi malayo ka tapos yun na lang yung time nyo para magkausap. Chat na nga lang po eh. Pero alam mo, Ate May, ganito, no? Ako, video call pa. Hindi ko lang sure to ha, kung sa lahat or naiisip nyo rin to. Halimbawa ako, no? Personally,
medyo yeah. ano ako diyan, aminado ako diyan, guilty ako diyan. No, minsan may mga times daw may mag-chat sa akin. Tapos na-open ko siya, alam ko na open, mm-hmm. pero dahil sa halimbawa may kausap ako. Oo. Kausap ko si Papa Jackson tsaka si Kara noon that time. Mm-hmm. Tapos kasarapan ang usap or importante yung usap. Opo. Na-open ko siya. Mm-hmm. Pero hindi ko nagawa mag-reply agad. Mm-hmm. Pero na-open ko siya. So, nagigets ko po yung thing. Oo, di ba? Mawa, lalabas yun sa'yo, Ate May, na nasin ko. Pero, that time kasi busy ako eh. May ginagawa ako, ganyan. So, baka, di ba, pwede hindi ko lang na-replyan. Hindi ko alam baka sakit ko ngayon. Baka ganun din siya, no? May mga taong ganun eh, yung sin mode lang. Talaga? Oo. Bilang ikaw. Talaga ba? Kilala ko din. Friend mo yata yun? Friend mo? Kilala ko rin yata yun. Mahilig mag-sin? Oo, parang po. Parang kilala ko rin. Parang kilala ko po yung ano, tinutukoy nyo. Talaga ba? Di ba? May mga ganun siguro talagang tao. Pero kung halimbawa... So, ilag-ilag na lang po tayo dyan. Pero kung halimbawa yung boyfriend mo, hindi naman ganun dati, tapos bigla nagbago, doon may problema. Opo. Di ba? Yun nga po. Kung nagbago. This year lang po, pagpasok po ng 2019, nag-iba na po siya. Pero hindi ko naman po mapatunayan na may iba. Mm-hmm. Siyempre, okay. Yung iba po ang iisipin. Ang iisipin agad may third party or... Kasi regular naman po siya nag-chat. Kaya nga lang po, ang sa akin, bakit tuwing na lang time na uuwi ako from work, alam niya po yung schedule ko, bakit parang laging mas may inuunang iba? Parang ganun. Yung parang... Pero ano yung mga inuunang iba? May inuunang. Oh yan, ano yung inuunang iba? Barkada. Barkada. Ano bang work niya? Barkada, saka po barkada. Puro barkada. Ano bang work niya? Ha? Wala po. Okay, maraming ganun. Tulong lang po, may family business. Ah, may work siya. Huwag niyong tawagin walang work, may family business. May pinagkakakakala. Oh, work yun. Sabihin Papa Jackson. Hmm. Ibig ko po, ibig sabihin ko po Papa Jackson, wala po siyang regular work. Kumbaga po, hawak niya po yung oras. Ano bang family business nila? May ano po sila, meron po silang sariling tindahan. Mm. Oh. Okay, siya naman namamahala siya doon ganun. Ano ba yung klase ng mga messages mo na sinisin lang niya? Like for example, ano yung sasabihin mo tapos isisin lang niya? Minsan po ano, nag-i-inform lang po. Nag-i-inform po ako na oh, nakauwi na ako. Tapos na ako. Kasi regular naman, opo, sin mode. Tapos biglang magre-reply hating gabi. Ah, galing kasi ako sa ano. Kina ganun. Nag-ano, ganern. Dami pong dahilan. Parang ang dating lang po sa akin, bakit sila kaya mong gawa ng paraan? Mm-hmm. Eh ako naman kahit that, nung bago pa kami, lahat ng paraan, may signal wala, may load o wala, makikigamit pa yun ng ibang cellphone ganun para talaga, lang may, no, i-chat ako. Karamihan ganyan talaga eh. Pero, kasi ito diba tinatanong mo, bakit ganun, bakit ganyan? Nasabi mo, natanong mo ba yan sa kanya? Muna. Kasi, pag po tinatanong ko siya, naiirita siya. Parang feeling niya inaaway ko siya kahit po maganda po yung way ng pagtatanong ko or gusto ko lang po magkaliwanagan kami. Parang feeling po niya, ninanag ko siya. Ganon yung dating sa kanya. Kaya pagka alam kong iba na yung tono na kahit sa chat po kasi alam ko kapag galit siya or hindi eh. Or irita siya sa tinatanong ko. Tinitigilan ko na lang po para lang huwag kami mag-away. Kasi nga, para sa akin kasi konti na nga lang yung time niyo na magkausap. Mag-aaway pa kayo, magtatalo pa kayo. Parang tapos po nung April nga po, di January pa lang po ramdam ko na yun sa kanya after ng birthday niya. Tapos po, di hinayaan ko lang po. Tapos nung April, talagang sumabog na po yung dibdib ko. Hindi ko na, parang may video ka ba? Ay, ba't mo hinaharap ng video? Kaya na video. Parang kasi sinahod. Bakit mo hinaharap ng video? Na ano ka? Sorry, kasi ngayon uso yung video. Yung kumahan ano. Parang bibil na vlog mo ba? Sumabog yung dibdib mo. Mare, oh, ito na po. Sasabog na po yung dibdib ko. Hello po. Naku, lalayo ako. Ako rin actually. Medyo gigilid ako ng konti. Bakit? Sasabog yung dibdib eh. Okay. Bakit ikaw lalapitan mo ba? Sasabog yung dibdib? Mapagbuntunan ka ng galit. Madamay pa ako. Sige. Kuya Chico talaga. Sorry, nag-emote na ako eh. Sorry na kasi.
Joke lang. Kara kasi. Okay nga po yun eh. Gumagayon yung dibdib ko kahit pa. Ayan, gumaan naman ngayon. Eh, sumabog na kasi. Ay, pagkakalabas na yun. Pagka nailabas na niya. Ay, sumabog. Yung pagsabog. Tama. Okay. Ano ba yan? O, tapos? So, April, sumabog dibdib mo. Ano? Anong, nung sumabog? Tapos, ano, nag-away po kami, sobrang away. As in, parang nung yung lahat po ng sinabi ko sa kanyang yun, in-expect ko na po na sa paghihiwalay yung pupuntahan. Kaya parang hinanda ko na rin yung sarili ko kasi parang punong-puno na talaga ako. Eh. Parang, para sa kanya siguro, mababaw lang yung dahilan ko na ganun. Na, feeling ko po kasi talaga, parang hindi na niya ako napapahalagahan. Kaya, parang sa kanya, parang binabaliwala niya po talaga ako. Total, talagang pinapamukha niya sa akin na kahit hindi kita makausap or kahit wala akong time sa'yo, basta okay ako sa tropa ko. Parang ganun. Oh. Ganun na nga po. Hindi po parang ganun. Well. Ako? Hindi kasi yan ang interpretation mo. Ano? Anyways, whatever the reasons ba't kaya nag-iwalay kayo. Ba't ka namin kausap ngayon? Wow, kasi 4 months na nang nakakaraan. Ito nga po, kasi kala ko po, hiwalay na talaga kami. Tapos, hindi ko po in-expect na magme-message pa ulit siya sa akin. Ay, but, yung part na yung plastic, yung part na yan. Pero ano man sabi alam sa ko, message? Alam mo bakit, Jeji ko? Ano yun, bakit? Kung hindi mo in-expect na mag-chat, dapat binlock mo. The mere fact... Hindi nga sila nag-block. The mere fact na hindi mo blinock, ibig sabihin, at the back of your mind, hindi mo sinara yung pintuan na buo. Mm-hmm. Actually, sabi mo nga may communication kayo eh. So, aminado sabihin, naman po ako. Yun. Mm. Aminado naman po ako na ano. Yun nga po. So, ito po yung pinoproblema ko. Sige. Ito na nga po. Ano kasi, parang nagdadalawang isip ako. Alam ko sa sarili ko na gusto ko pang maging okay kami. Mm-hmm. Pero dun sa... Pero yung kabilang... Yung parang... Paano mo sabihin yun? Sa kabilang banda, parang... Parang takot ka na baka maulit-ulit. Parang baka hindi mag-work. Parang ganun. Mm-hmm. Ulit. Kung babalikan ko... Wait lang. Nag-message siya. Ano ba sabi sa message? Noong una po, syempre nakakamusta kung okay na, kung ano daw pong lagay ko dito. Ganun. Ay, di na pasabi ka, ngayon nakakamusta ka. Nung time na tayo, hindi ba ako makamusta? Di ka nag-reply na pag ganun ka. Ayun nga po. Nang awa. Di ba? Ayun nga po, eh. Actually, sinabi ko po yun sa kanya na, nasa na yung mga friends mo? Bakit di mo kinukamusta? Bakit wrong send ka ata? Parang ganun. Okay. Parang binubuhin ko. Para makaganti-ganti man lang sa lahat ng sawa. Sabagay, alam ko na ang mga datingin ng mga reply ano ni Kuya. Sige, nangungumusta lang naman ako eh. Ganyan. But kung ayaw sige, mo, diba? Di na lang. Oh. Ayun, parang, na next time na lang. Parang siya pa yung galit. Salamat parang na lang sa lahat. Ako pa yung may kasalanan. Alam na. Salamat na lang sa lahat. Mag-ingat ka palagi. Yung time po na yun. Yung time po na nag-chat siya sa akin. Sige, ano yun? Yung time po na nag-chat siya sa akin. Ano, may sakit po siya. Oh. Nabalitaan ko po dun sa sister niya. Nabalitaan ko na nagka-amibayasi siya. Kasi feeling ko, nakuha niya sa inuman. O, feeling baka, ko lang naman. Sa pulutan, kasi ganyan yan. Eh, no? Baka hindi malinis yung pataka. Opo, tapos, opo, parang ganun. Ang hirap nung ganun. Eh. Tapos yun. Tapos na-dehydrate po siya. Ganun, basta nagkaroon na lang kung ano-anong sakit. Parang naisip ko lang po nun, bakit nung time na nagkasakit ka, parang doon mo lang ako naalala, parang ganun. Okay. Tapos sabi ko, parang sa likod lang ng isip ko, nasa na yung mga friends mo. Pero hindi ko naman po sinabi sa kanya kasi may sakit na nga po nung time na yun, baka lalo magkasakit. So ano ending yun nung po, tapos, nung usapan nyo na yun, nung nag-message siya ulit? Ayun, regular na po kami magka-chat, pero... So, naging okay kayo ulit? Inopen, hindi po, inopen niyo po sa akin na hinihintay lang daw po niya akong umuwi at para magkausap-usap. Mm-hmm. Yung, pag gusto po niya personal, ayaw daw po niya nang sa chat lang kami magiging okay. Pero, alam ko po sa sarili namin dalawa na okay kami, pero hindi pa po kami as in totally nagkakabalikan na parang... Parang in-assure lang po niya ako na huwag kang mag-alala. Hindi
ako naghahanap ng iba, ikaw pa rin yung hinihintay ko. Parang ganun po. Mm-mm. Ikaw pa rin ang Tapos po, ayun nga po, medyo complicated po kasi magkaiba po kami ng religion. No. Noong time po kasi na, na nasa Pinas po ako, nung umuwi po ako, nag-usap po kami about po dyan. Parang ako na po yung nag-give way sa kanya. Na parang ako yung kung may mangyayaring kasalan, kung meron, parang ako yung mag-give way, ako yung mag-convert sa Catholic. Parang ganun po. So, natiwalag po ako noon sa ano sa church namin kasi nga po. Hindi ko alam bakit kailangan may ganyang ruling sa mga simbahan. Oo, pero wala eh. Yung yun lang, ganun lang ako. Pero, ano to, networking? Okay po. Pero ikaw, eh nga, willing ka, di ba? So, at saka natiwalag ka na. So, ibig sabihin, tutuloy-tuloy mo na yan. Ano po, nung naghiwalay po kami, ano, parang sobrang galit ko sa kanya. Tsaka, kagustuhan ko na rin po, nagbalik loob po ako. Kasi po, parang feeling ko, hindi naman po worth it yung dapat tao di ka na nagbalik loob, alam mong bakit? Alam mong bakit? Paano yung kaibigan, alam mong bakit? Hindi ka naman devoted eh. Kasi kung talagang mahal mo yung faith mo, kahit unahin mo yun. Unahin mo yun. Ayun na nga eh. But anyways, hindi mo yung problema kasi sabi lang namin. Anong problema mo ngayon? Opo. Gagets ko naman po. Hingi lang po ako ng payo kung kasi po gulong-gulong na po talaga ako eh. Alam ko sa sarili kong gusto ko, pero mas nangingibabaw yung takot na makipagbalikan ako sa kanya. Pero may nanliligaw po sa akin, parang yan! Hindi pa rin nag-i-entote. Yan! Boom! Yan pala yung gumugulo! Finally, nagkaroon siya ng pilian! Yan! Kaya nagandalawang isip siya. Hindi po. Wait lang po, hindi pa po kasi tapos. Ay, sorry! Hindi pa tapos! Eh, chico, hindi pa tapos eh. Sorry, kasi yung reaction natin ng OA eh. Ang OA nga. Hello? Sige po, carry on. Ayun na, may naliligaw. Hello? Hello, ate, huwag kang mawala habang in-invest namin oras. Huwag ka lang mawawala. Hello? May? May? Sumigaw kasi tayo kay Chico. Ayun, nawala. Ayun, nawala. Tatawag ulit yan. Penda, antayin nyo, tatawag ulit yan, ha? Taiwan pa man din. Taiwan. I'm sorry. Baka naubos lang yung load. But the owner of the phone number you dialed is taking a bath. Hay nako. Ang hirap pa. Eh, teka lang ha. Ang Clarence Center ay nakikinig. Ay nako, Doc. Hi, Doc Clarence. Namimiss daw nila ako. Oy, hello sa inyo. Namimiss ay, Doc, pahayin siya ka na. Si, parang, hindi ko na-reply si Doc kahapon. Nasin-zone ko na si Doc. Oh, di ba? Oh. Yan, ganyan ka kasi. Hindi, like, alam mo. Hindi pala kahapon. Oh. Hindi pala kahapon, Karan, ano? Nung rehearsal natin ng sayaw. Alam mo bakit? Because we were dancing, na-open ko lang. And then, so we were May mga ganun pagkakataon eh. You know, yung... Ako, nalaman tuloy. Di ba? May ganun pagkakataon. Ba't kasi lang dumudulas yung dila mo? Ba't kasi kailangan hindi sabihin? Alam mo, sa totoo lang, lagi kang ganyan. So, sasayaw pala kayo. Pakiano nga yung dila. Sorry na. Okay, change topic. Ang likod kasi ng dila mo eh. Kaya nga, huwag pagin yung dila mo. Putuling ko na yan. So, wala na. Ayaw mo na malikot yung dila? Ayoko. Okay. At least alam lang. Doc Lawrence. Hoy, namiss ko na rin kayo ha. Si Camille, hoy Camille. Hoy Cams. Hi. Camille Loka. Oo, at saka... Si ano, batingin ko lang ha, si Marcy eh nag-birthday, hindi ko alam kung ngayon pero basta birthday niya. Mm-mm. Happy birthday sa mga magagandang dilag diyan. Good evening sa inyo lahat. Uy, andiyan na si ano. Andiyan na ulit siya. Andiyan ulit? Oh. Okay. Hello. Hello. Sabi ko hello, si ano, naputol. Nawala po kasi yung signal ay yung internet. Ah, okay. Oh, eh naputol tayo doon sa main. Ayan na. Ang ganda mo, beha, may nanliligaw. Okay. Hindi po. Sa judge agad. Bakit? Ang ganda ka eh. Napayon lang kami. Kung nila kami ah. Opo. Ito nga po. Meron pong
nang nagpaparamdam sa akin naka-church ko. So, nasa, pero, nasa Pilipinas din siya? Andito po. Ayun. Pero, pero, oh, ano po, pero hindi pa po kami yung as in nagmi-meet, chat-chat lang po. Okay. Chat lang po. Okay, sige. Ayun, tapos parang sabi ko dati po nung siguro mga 2 months ago, sabi ko, try ko po, baka sakali na eh, makalimutan ko po siya, parang gano'n. Eh, nakabagita ka? Hindi po. Hindi po nakabagita. Actually, ka-birthday ko po siya eh. Oh. Kailan birthday mo? Nakabagita. May po. Nung last May po, gusto niyang makipagkita. Kaso, hindi po ako nakipag-meet. Bakit? Parang hindi po kasi buo yung loob ko na yung parang may makipag-date, parang ganun po. Ah, so ibig sabihin, medyo romantic na kayo sa mga chat nyo? Sinabi po niya sa akin na ipuperso daw po niya ako. Parang ganun. Eh kaso... Alam mo, minsan mas hindi ko naniniwala sa mga lalaki na sabi na ipuperso kita online lang. Eh kasi madaling sabihin. Hindi, kaya nga paano niya masasabi eh. Ay, magkasama nga pala sila, no? Hindi yung lalaki na sa Taiwan. Hindi pa siya na, hindi ipuporso na siya. Paano para sa akin, mas acceptable sa mga babae, o sa inyo, Kara, no? Nasabihin to ng lalaki, ng personal. Hindi, nakita ka na. Kasi feeling ko pag sinasabi mo yan online, parang binubola mo lang yung babae. Totoo. Hindi, tsaka alam mo, ang katotohanan talaga ng buhay, kahit na anong sabihin natin, yung perception natin sa isang tao, kapag online, sa chat, malaki yung possibility na magbago kapag nakita mo na at nakausap mo na ng personal kasi di ba halimbawa ako no pag may minsan mababad trip ako dahil lang sa boses. So naano ka dahil sa boses? Oh, minsan di ba yung so may ka-phone pal ka dati. Ayaw. Mo nang inaano yung siko ko pa. Ay sorry. Dudulas din. Dumudulas ka na ngayon ha. Hindi, di ba? Alam mo, kachat mo lang, di syempre, di ba? Andali magsabi ng mga sweet words and pambobola and everything. Pag nakita mo na, tapos, syempre, magsasalita, ganyan. Di ba, may kanya tayong preference eh. Yung preference natin na, minsan, pag nagsalita siya, mababa. Iba pala? Ba't ganito? Ayoko, ganyan. Or hindi lang sa boses, yung the way he or she speaks, di ba, ganyan. Yung pananaw niya sa mga bagay-bagay sa buhay-buhay, magkaiba talaga eh. So, malalaki nung chance na magbago, ma-turn off ka, or pwedeng, yung in connection sa sinasabi ni Papa Jackson, doon mo na masasabing, gusto kita kipurso kasi gusto talaga kita, di ba? So, yan, kung sino man yan, si Kuya na yan, at Timmy, wala, tignan mo hanggang ganyan lang, ayaw ka puntahan. Yun nga po, nakikipag-meet nga po. Sa bagay, ayaw mo rin makipag-meeta. Kasi ayaw ko po. Nahirapan siyang hanapin. Bakit ayaw mo? Anong dahilan mo? Eh kasi nga po, parang hindi ko po makita yung sarili ko na makipag-date sa ibang... Ah, kasi mahal mo pa yung ex mo. Ikaw pa rin ang hanap. Ah, yun naman pala eh. Mahal mo pa pala si ex. Kaya hindi ka pa ready. Kasi kung wala ka nang pagmamahal dyan, ready ka na, di ba? Pag single, parang so kahit saan magpunta, sino makasama, walang kaso. The fact na nag-iisip-isip ka, hindi ka pa totally nakaka-get over. Yun nga po. Ang problema ko po, what if po, na makipagbalikan ako tapos ganun pa rin siya, barkada pa rin yung uunahin niya, tapos lagi naman sasabihin sa'yo na ayaw kanyang mawala, na yung ganun po, parang feeling ko kasi parang hindi siya sincere, na parang feeling ko sa kanya okay lang akong mawala, wag lang yung barkada niya. Wala, ang katotohanan ng buhay ganun. Niya na Timmy yung sagot dyan ay wala sa aming tatlo o kung sino man sana nandito sa buhay. Malalaman lang natin yan. Actually, kami ang dapat makibalita sa'yo. Kung gusto mong malaman, kasi gusto mo... Actually, gusto ko po... Gusto mo siya eh, di ba? Gusto clearly, ko pumunta sa bus. Gustong-gusto mo siya dahil may nagligaw na ayaw mo. Kasi siya talaga yung trip mo. So, kung magpapabebe ka lang, no, hindi mo malalaman yung sagot. No, kung nagbago na ba siya or magbabago siya ng dahil sa'yo. No? Now, kung gusto mo malaman, di... Balikan mo. Try mo ulit. Gusto mo naman eh. Pero alam mo, lagi risk yan. Kasi ako, ang ano ko dito, no, kaya ang stand ko, ibalikan mo kasi gusto mo naman.
Diba? Siya pa rin naman talaga yung gusto mo at mahal mo kung talaga kung mahal mo talaga. No? Eh, ang concern lang naman ni Ate May, paano kung ganun ulit? Eh, alam mo lahat naman ng bagay, walang kasiguraduhan. Correct. Paano kung hindi? Yun! Diba? Paano kung hindi? Oo, walang kasiguraduhan lahat. So, para malaman mo, dun mo lang talaga malalaman kapag actual na nanaging kayo ulit. Pero syempre, ilalatag mo din yun. Kung gusto niya talaga makipagbalikan kayo, ay magkabalikan kayo, pwede mo rin namang sabihin yun eh. Kaya lang, hindi laging yung gusto mo mangyayari sa totoong buhay. Di ba? Minsan kasi salita yan. Mahirap din asahan. Ganito, dapat ano, ready ka din. May... I agree with Kuya Chico and Nana. Gandang kara dun sa balikan mo. If you want to know, if you want to find out for yourself, alright? Okay? Kung ano talaga pupuntahan. Pero meron lang akong i-raise na concern, ha? Ganito, naiintindihan ka sa concern mo. No, kara yung concern niya na, Kuya Chico, yung concern niya na mas pinipili niya yung barkada niya sa akin. No? Mm-hmm. Very valid yung concern mo. But on the other hand, ito na, napansin ko lang, ha? Ang napansin ko lang ate, parang, for example, di ba? Kasi kanina, ganito yan ano, ang premise ng usapan natin kasi ay, hindi naman sa hindi ka ni-replyan, delayed lang yung reply. Tama, mali? Kumbaga, hindi lang immediate na nung time na nag-PM ka, you got a reply. Delayed lang, tama? Ate, apo. Nung iniyo yung boyfriend mo sa Pilipinas, 3 years, siyempre nag-adjust siya, may sariling schedule yan. Sa mga tropa, may buhay yan. Makikipagkaibigan, socialize. Hindi ba pwedeng hindi? Naintindihan ko. Wait, hindi mo naintindihan. Kasi, no, ganito ano, ate, ganito ano. It becomes a problem. Kasi ganito yan. Kung nag-aaway kayo at ang premise ng away ninyo ay hindi mo ako nire-replyan agad, ate, very valid yung concern mo. Kailan nagulo yung ano yung kwento? Alam mo kung kailan? Nung ikinumpit mo na ang sarili mo sa mga kaibigan niya, you put your boyfriend in the position wherein he needs to choose. Na dapat hindi nga pilian yung dalawang yan. Oo nga. Alam mo, mahirap diba? Yan eh. Diba? Paano? How am I going to choose between you and my friends? Diba, di ba dapat yung kaibigan ko, kaibigan mo? Correct. Tsaka, naku? Ang point ko lang po naman kasi Papa Jack, everyday talaga. Sino ba ako kasi? Papamukha mo po. Papa Jackson po. Yan, good. Papa Jackson. Sorry naman po. Ano po, ang concern, ang sa akin po, bakit parang araw-araw sila? Minsan po rest day ko, dati nag-video call kami. Ngayon, bago po kami naghiwalay, as in wala, months, wala po talaga. Well, nandun na tayo ate, no? Your concern is very valid. Valid talaga yung concern mo, ate. Pero, ganito ka na, ate. No? Alright, Reggie Gokara, I am under the impression na mahal yung bawat isa. Now, balikan natin yun. Yung bang pag-iwalay nyo, yung bang concern mo, does it merit? May merit ba na mag-iwalay kayo sa concern mo? Parang kulang. Parang di ba sa 3 taon na naghirap kayo and you were willing to give up your faith para sa kanya, hindi ba dapat it could have taken more para pag-iwalayan kayo? Yun nga po, parang hindi naman po niya na-appreciate yung mga ginagawa ko. Alam mo yung sagot mo? Parang... Halatang hindi mo na rin yung sinasabi ko. Sumasagot ka lang. Yan ang ikinig. Yoko na. Bye, thanks. Hindi ka usap. Grabe siya. Ganito ano, simple lang ate yan. Alright. Okay, ganito ano. Hindi ka niya nare-replyan agad. Nare-replyan ka niya few hours later. Tama? Yes. At tatama sinabi ni Kuya Chico kanina. May mga pagkakataon na basa mo naman eh. Maybe you were in the middle of something, hindi mo na-replyan, nakalimutan mo na lang. Diba? At valid yun. Kung nagtampo yung taong hindi mo na-replyan kaagad, valid yun. Nakakatampo talaga. Tama? Lalo't ikaw, you're an OFW ate. Diba? Ang kalagayahan ng OFW ate, ma-replyan ng mga minamahal sa Pilipinas. Tama? Valid ka, diba? Pag-awayan yun. Okay, pag-awayan yun. Okay yun. Very valid point. Pero pag sinobrahan mo yung kwento, yung premise ate, in-extend mo ng kaunti at ang premise mo na, mas importante mga friends mo kumpara sa akin, pinamumukha mo sila yung pinipili mo kumpara sa akin, gumugulo yung usapan. Because it was never between you and his friends to begin with. It was just him having fun and he lost track of time. Diba?
Naintindihan ka namin. Now, ganito. Bakit namin pinapaintindi sa inyo to? Kasi pag binalikan mo yan, pwede maulit ito. Correct. Ano, maghihiwalay na naman kayo dahil di ka na-replyan kagad? Hindi lang naman. Kasi kung ito yung issue mo, ate, wait lang. Kung ito yung issue mo, okay, huwag ka nang bumalik doon. Kasi babalik ka rin sa puntong hihiwalayan mo siya. Mm-hmm. No. Okay, makinig ka sa sinasabi ko, ate, ha? It does not merit. Okay. Ibig sabihin, ang pinupunto ko sa'yo, parang sana mas malalim pa yung problema para naghiwalay kayo. Hindi yung nabababawang kasi ako. I'm not saying ate, wala kang point. Gumuguli yung usapan when you put your boyfriend into a position para papiliin siya between you and his friends. Gugulo talaga yan. Because to begin with, dapat hindi talaga pilihan iyan kaibigan niya tsaka ikaw. Kasi po, hindi pa po kasi ako nasabi. Ay, hindi, sorry pa. Pasensya ka na mali. Oo, ulitin natin lahat ng binayo, ha? Hindi po. So, kasi po yung last time, yung as in matindi, nakita ko po siya na may picture na isang girl. Dapat inuna mo yan! Kasi dapat sa kanina pala sinabi ka na bumalik! Mas may impact yan. Third party. Opo. Okay. Tapos, babae, ang sabi po niya, hindi naman po niya babae, ang sabi po niya, friend daw po. Okay. Sa so, kasama niya, kasama niya sa picture? As in, silang dalawa lang po. Tapos, okay. Yung girl po, naka-akbay. Okay. Asan sila? Nasa, ano po, parang event po ng party-party ng frat nila. Fraternity nila. Parang so, maraming tao, naka-akbay yung girl sa kanya? Opo. Nag-picture sila? Pero yung picture, silang dalawa lang. Yung picture, yung girl, nag-selfie silang dalawa. Sorry ha. You know, paka-selfie lang. Oo, a photo kasi. Alam nyo, ang picture taking, it can happen in a flash eh. Pak, selfie tapos na yun eh. Pagbilang inakbayan, alam naman, uy, kung ba yan? Oo, oh, diba? Tapon mo yung kawal. Hindi, pinapicture na. Kung baka ganyan ka, Kara. Bakit? Nung inakbayan ako nag-picture sa Sofitel, lumirap sa akin. Pinagsasabi mo. Okay. Doon ko lang gumagawa lang ng kwento. Walang ganun nangyari. Wow. Susyal mo sa Sofitel pa. Oo nga. Walang ganun, sorry. Papaselos lang to naman. Hindi na selos na galit. Para may laman yung usapan, wala na laman to. O tapos, sino yung babaeng yun? Ano niya daw yun? Kasi wala, kasama lang daw sa... Friend daw po niya. Di mo, never mo na meet yung girl? Ano, never mo na meet yung girl? Never po. Tapos po, ang nangyari nung yung pong girl, sinerge ko po sa Facebook, mga ilang araw, hindi ko na po siya ma-search, naka-block na po ako. Tapos ano, nalaman ko po na pina-block po niya ako. Bakit daw? Para po. Yan ang fishy. Kasi nga po, alam niya, pinagsesolosan ko. Pinagsesolosan ko po yung girl. So, ang ginawa po niya, para hindi ko na po ma-search yung profile po nung girl, pina-block po niya ako, inutos po niya. Oh, kanino ka naka-search? Kanino ang profile? Oo, gano'y. Sa kaibigan. Sa po. Ha? Sa kanya din. Sa friend din ko po. Sa friend daw hindi niya. Po, hindi po ako magawa ng ibang account kasi basta gano'n po. Sa friend. So yun, parang silang ko lang po, ano, ine-etches lang po niya ako. Gano'n. Ay, dapat kayo naman pa sinabi sa amin niya. May impact talaga yan. Diba? Oo. Oh, oh, oh. Diba dapat kayo naman pa sinabi sa amin? Pero... Ba't nga po kasi gano'n? Parang kahit alam ko na po na gano'n, parang ewan ko nga rin po minsan, tanga-tanga na nga lang din po talaga ako yun. Yeah. Kasi parang bakit gano'n, siya pa rin yung gusto ko, siya pa rin yung gusto kong makasama, parang gano'n. Oh, ikaw pa rin ang hanap ko, namang-taman ang puso ko. Ganito ay na, kahit anong sabihin mo sa amin, ako ka, naiintindihan, now may pinag-uusapan na tayo. Now you have a valid point, naiintindihan na kita. But still, balik ako sa pinayos sa ni Gandang Karcha na kay Chico, bumalik ka. Why? Because of two things. You still want him, he still wants you. Premise kasi yan eh, dalawang taong gusto ang bawat isa, ay naantay niyo, Pasko. Malapit. Diba? I mean, buti sana, ate, kung ayaw mo sa kanya, gusto kanya. Or gusto mo sa kanya, ayaw niya sa'yo. Pero gusto niya bawat isa eh. Di ba? If you both like each other, di ba? Hindi ba premise yan to try it again? Yung mga bagay na pwedeng itama, itama ninyo at magpakakuha kayo na mag-uulitin along the way pag kayo na naman. Di ba? Pero kasi ang premise kasi dito gusto mo siya eh. Gusto kanya eh.
Baka mali ako. Okay, thanks. Bye. Hindi po. Kailan ka uuwi, kasi ate? Kasi po parang nag... Ano, bala ko nga po sana is October. Ah, hindi malapit na din. Eh, di ba kanina kasi may sinasabi ka na... Oo, oh, mag-uusap kayo ng personal, di ba? So, gusto po niya na, ano, hinahanap daw po ako ng nanay niya. Daw po niya. Hinihintay pa rin po ako sa kanila. Parang gano'n. Okay. May tanong ako sa'yo. Gusto po siyang isa... Kung... ano po yun? Pag alimbawa nagpunta ng Taiwan yan ngayon. Tapos mag-boss mo ng pinto, nasa pintuan, niyakap ka. Anong sagot mo? Oo, oh, hindi. Pag pinabalikan niya sa buhay niya. Siyempre po, obvious naman. Oo. Oh, oh, dito tapos na pala yung kwento. Oo. Eh, gusto ko. Actually. Halata naman kay Ate May. Wala, grabe siya. Ano naman siya doon? Actually, gusto ko lang... sabihin ko na po talaga yung totoo. Gusto ko lang po talaga kayong makausap. Pilapan mo pa kami. Wow! Hindi po, pero totoo po yung kwento ko. Hindi po yun ano, hindi po yung yaw-yaw. Hindi po. Totoo po yun. Ikaw pa rin ang hanap ko. Totoo po yun. Wala pong excuse dun sa kwento ko. Ano mo makanta yun? Kasi ano, parang... Damang-dama. Mali. Yung talaga yung title. Ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin. Mahal pa rin kita o giling ko. Rockstar? By Rockstar, di ba po? Oo, oh, actually tama ka, no, Timmy. Rockstar nga. Di ba po? Yes. Alam niyo po, gusto ko talagang pumunta sa concert ng ano, ng Carla. Kaya lang, gawan mo na nga ng paraan. Ambos, eh. May repeat October pa daw siya eh. Hindi natin alam. Hindi pa ka nagsisi mo na may repeat agad. Hindi pa namin alam eh. Sayang. Pero ano, feeling ko po meron. Ewan ko. Alam niyo po ba, ano, 2 weeks na ako nagmamaraton ng mga videos na sa YouTube. Wow. Tapos po, feeling ko, okay lang na walang jowa, basta may card shock. Wow. Promise. Kumbaga nakikikilig ka na lang din, ganun. Saka ano, yung mga banat ni Papa Jack, ganun. Dami kong natututunan. Yes. Si Madam Jace May Manuel de Jesus tuloy natawa sa kanta. Yun naman yung kanta ko ah. Ay nako. Ay nako. Tara pumunta ng Taiwan. Ay nako. Oo nga. Gusto ko nga dyan eh. Sa Taiwan eh. Oo nga po eh. Pumunta dyan. Tara mag-networking tayo dun. Hindi ko sali ako. Kada umaalis ang bansa, networking na sa utak ko. Mag-networking ako dyan. Nagsisay lang mga ano. Tsaka walang visa ulit, di ba? Extended. Oo. Kaya... Talaga ba? Wala po. Oh. Until next year po. Wow. Tapos ako na rin po magbubok ng ticket nyo. Libre. Ay! Libre yung pamasahe. Yaman, yaman ni Ate May, ha? Yaman? Para po sa carjack. Yes. Para po sa carjack. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako manluloko kagaya nung tumawag sa inyo last time. Sino yan? Si Matthew! Si Matthew. Best friend. Galit na galit si Papa Jackson. Hindi, kasi unang-una, si Kuya Chiki yung una niloko. At ito malapit. Opo. Nung nadamay ako kay Chico. Sabi kasi ni kay Chico, legit yan. Mukha lang hindi, pero legit. Malay ko ba? Ganun po talaga yung mga manluloko. Magaling magpanggap. Actually, di ba? Nagkalintik-lintik yung Hong Kong namin dahil dun, napamahal tuloy kami. Actually. Okay lang po yun. Mayaman naman po kay Papa Jackson. Yan, mayaman mo kasi eh. Tignan mo yan lagi tingin sa akin. Mayaman mo naman pala. Eh kasi naman lagi ka naka-ano. I-attract mo na lang. Oo. Di ba? Yaman. Diba eh gusto ko lang po kayong i-good luck sa concert nyo ka... Gandang kara tsaka Papa Jackson. Salamat. Dahil kung pag-uwi ko makapunta ako sa booth. Oo nga. Oo, dapat ano mo yan? Bakit? Malay niyo po. Kasi isama mo siya. Kasama ko si Ek. Oh, diba? Yun nga po bala ko. Oo, isama mo siya. Baka dito pa kayo magkaayos, kakantahan ko talaga. Opo. Ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi. Ano po, parang... Ginagin mo yan. Pinilin ko po talagang makatawag. Kasi po, para ano, parang meron lang akong babalik-balikan. Gano'n. Yes. Gusto niyo mapanood yung sarili niyo? Oo. Mapanood rin niya sa replay. Grabe. Hindi po, parang... Uh-uh. Wala lang. Basta ano, good luck po sa inyo. Baka may suggestion po ka sa concert nila. Diba? Baka... At, suma-
ano, gusto ko pong sumaya si Gandang Kara. Yung nakatangga siya. Eh, nasabi. Naka-ano? Naka-ano? Tangga. 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 Oo. Yung damit na, yeah. Ano? Yung magalaw. Oh. Di ba yun yun? Old school yun, di ba? Tangga yung parang bikini yan. Oo. Huwag ka magalala. Highway. Kaya lang, di mo naman makikita. Oh, sayang. Mapapanood ko naman po sa YouTube, di ba? Sino mo sabi mag-upload kami? Oo nga. Ano yun? Exclusive yun. Kaya nga punta na kayo, di ba? Lugi yung mga nagbayad. Truth. Oh, ano, uwi ka na. Di uwi na. Siguro mapanood niya. Pag ano na. Oo, panood ko yan, promise. Oo? Pagka may mag-FB live doon, hini-headshot eh. Oo nga eh. Mga sniper doon. Kinukuha yung mga ano doon, gadgets bago pumasok. Yan lang, Kara. Oh. Ako yung sniper. Ayaw kayo ni Papa Jackson. Nabanggit na nga niya, di ba? Nadulas na nga eh. Magaling sumayo si Papa Jackson eh. Surprise doon. Wow! Ayan o, ginagawa na nga niya yung step oh. Oo nga eh. Ang galing ako ng bot. Ganyan yung ano niya. Ganyan talaga. In fairness ha, gusto ko lang ganyan ang galap. Ay naku May, sabi ko sa inyo. Umuwi ka na nga. Thank you po. Umuwi ka na. Wala ka na magawa dyan, lasing na naman. May bagyo po eh. Saka madilim na. Madilim na. Masa bagay. Sana po December makauwi or October. Sige. Anong pagkain na unique sa Taiwan? Ano po gusto niyo pa sa lubong? Ayan, pa sa lubong. Dumalaw ka lang, wala niyo mo kailangan. Mga maanghang, marami ba dyan? Opo, mga... Ano? Ano ang usual pinapasalubong kung galing kang Taiwan? Yung ano, yung ref magnet ng Taipei 101. Hindi. Bukod doon, syempre, ano? Given na yung ref magnet. Huwag na yung ref magnet. Yung mga delicacies, mga... Hindi ko alam, ano bang... Delicacies. Ano? Mani, ganyan, adobong mani. Meron yan sa kubaw, Brad. Sabagay. Sa overpass. Yung ano po, pap-rice po nila. Yung? Ano yan? Pap-rice. Ng Chekwa. Pap-rice, meron din yan dito eh. Meron. Yung hindi ka naman mabubusok ka sa hangin. Sa pamilyang bayan ng Santa Rosa, meron yan. Oo, meron yan eh. Yung naka-square na balong. Ganun yung... Oo, yung matamis. Pa-price. Matamis siya sa ulo, iba pero pag kinain mo naman, maduduwal iba ka. Iba po. Ah? Ay, iba! Ano yun? Iba po yun dito. Ah, so sad. Hindi po siya matamis masyado. Meron sa Taiwan, kay Chico, napanood ko yung ano, yung parang, ano to, yung mabahong, ano? Hindi, mabahong tofu. Tofu po. Anong tawag dyan? Stinky tofu. Ha? Stinky tofu. Stinky tofu. Stinky tofu. Unique yan sa Taiwan. Pinanis, sa mabaho po. Talaga siya. Eh, as is naman talaga maasim ang tofu. Pero masarap. As in, mabahong tofu. Pero pag po natikman niya, masarap. Naniniwala ka ba, Timin, ang mababaho, masarap? Pag mabaho, masarap. Light. Talaga. Mas mabaho, mas masarap. Ako hindi kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Based on my experience ko. Ay, ako sa experience ko naman, hindi idea ko talaga. May certain baho lang nakakayanin ko, pero pag ano, hindi na ayoko. Maduduwal-duwal na ako. Eh, ba't yung ano, durian? Isang beses pa lang. Ugasan kasi. Isang beses pa lang nakakayanin ko. Nakayanan ko. Di ba grabe yung nakayanan ano? Ko yung lasa, pero... pati yung amoy. Yung yung may texture ang medyo hindi ko naibigan kasi malabsak siya eh. Ah. Pero okay naman. Langka pa rin ako. Ako din langka. No? Sarap. Mabango na masarap langka. Pa. No? Ano ba nagbibigayin tayo ng papel dito? Ayan. Hati-hati tayo kasi. Na. Meron din ako. Ayan o, mas madami. Hello to RJL. Ay, nandiyan pa pala yung caller natin. Anyways. Si May. Actually po, kung nalimutan nyo na. Kaya nga eh. Ay, grabe ka, napaka-judger mo. Hindi namin nagagawa yan sa buong buhay namin ha. O nga, pa, nalimutan yung caller. Parang ang sarap dumalaw. Okay lang po. Mura lang naman po yung load ko. Ay, mayaman nga. Aray, yaman nga. Iba, iba si Ate May. Hindi po. Joke lang po. Naputol nga po kanina kasi ang hina ng signal eh. Oo nga eh. Ikaw pa rin ang nais ko. Hindi ganun. Pwede mo bang mag-request?
ano, kantahin niyo po yan later pag po may time. Ayan, si Papa Jackson. Papa Jackson. Ako si Papa Jackson. Ay, kasi kayo pa kinakanta. And ganda para. Ang dami mong gusto, te. Yung ex mo lang gusto mo. Oo nga po eh. Sige na po. Yung ex mo lang gusto mo. Please. No, pumilimis pa, oh. Okay na po yun. And sige na po. Hey! Po. Hey, sila, what's up? 3 hours na lang po yung itutulog ko mamaya kasi manonood pa ako ng mga live, ng live nyo eh. Mag-live pa ba kayo? Sige na po. Wala, nag-live kami isang gabi. Di ba po naka-live kayo? Naka-ano kami ni Kara? Di ba live po kayo? Kaya Chico, naka-ano kami ni Kara? Couple, ano, couple wound. Wound? Sugat? Oo, parehas kami. Kaya para ito, nakikita ko kanina, tatanong ko na nga yun. Buti pa yung couple, yung wound namin couple. Kami hindi couple. Nangyari dyan? Ha? Nangyari dyan? Hindi ko. Wala kami na sugat. Ito, masakit siya, no? Oo, sakit niya. Nagpunta kami ng Malate. Bakit po sugat, ha? Teka, ate, ito ko. Inikwento ka, daldal mo. Ito na, ito na, ito na. Nakalimutan ko natin si May. Sorry, ayan dyan. Hindi, nagpunta kami ng Malate. Nagpunta kami ng Malate. Ngayon, kasama, may mga friends kaming kasama. Ngayon, umorder ako ng pasta, umorder si Gandang Karna ng chicken. Okay. Nilabas yung pasta at yung chicken nang hindi hindi inaantay yung serving temperature. Ako mga pagkahango. Kumukulo yung brad, pag ano ko ng pagsandok ko ng pasta, tumalsik yung sos ha. Yan, nalapnos yung balat ko. Ako din. Yan, paglapag sa kanya brad, yung pagtusok ng chicken, tumalsik yung mantika, lapnos yung balat niya. Ay, pareho kayo may lapnos. Oo, pinuntahan ko yung ano, yung... Pwede yung Eric lang mo yun, di ba? Hindi, malagi kasi kami doon. So, parang friends na. Pero sinabi ko sa kanila, alam mo pa... Sa kagustuhan nilang maging mabilis yung... Oh, pero kahit na... Imagine mo, buti hindi namin sinubo. Kaya nga, di ma... Di ba? Paano pag sinubo? Eh, nalapnos yung dila mo. Yun! Diba? Oh, masakit para sugat, man yun. Sugat-sugat, ah! Saka ganun. Mapapapwete talaga nun. Oo. Diba? Oh, naalala po yan si Aling Elsie, ang paid sa yung inano namin. Dito, oh, yung may tubig sa loob. Ah, yung nagkatubig na sa loob, ang lala naman yun. Yung lapnos talaga. Oo. Kasi diba nag-manager ako sa, ano, sa fast food? Oh, ano yan? May time, may... Tawag nito, ano yan? Di ba lang mag-antay yung customer, wala mapasok yung bigla. Oh. Kaya actually, kaya di ba sinasabi sa atin, 15 minutes. Actually, di ba 15 minutes yan? 8 minutes may, lang. Oo, may cooling yung, time kasi. 8 minutes lang yung pagluluto ng manok. Okay. Yung 7 minutes, tinapalamig. Para hindi mapasok. Oo, kasi mas madaling ipag-sorry yung nag-antay kasi mag-sorry kang pasok yung buhanga. Bakit hindi ano, pag halimbawa sobrang init, hindi ipasok sa freezer tapos ilabas ulit? Hindi pwede masisira yung freezer. Minsan si Kara gusto mo... Hindi, para lang lumamig ng konti. 1, 2, 3, 4, 5, labas. O, oh, diba? Ganun di pang... Ay, nako talaga. Bibilangan mo lang sa sekundo. Na-try mo na ba yung 1, 2, 3, 4, 5 tapos labas aga? Na-try ko na yun. Niluto ako minsan. Sobrang init nito, lagay ko sa freezer. Tapos lalabas ko din agad. Eh, pangit din yun. Sisirahin mo yung freezer mo. Bakit? Nakasira yun? Oo, kasi mainit kahit eh. 5 seconds sobrang na. Sobrang umiinit, kumukulo. Kasi nagsisirculate yung hangin sa loob. Oo. Eh. Nilagyan mo siya ng mainit na hangin sa loob. Eh. Oh. Hindi mo nakikita sabi ng freezer. Kasi stress siya. Eh, di sa baba na lang. Ganun po talaga yun. Ganda, Kara. Sa ref. Sa baba. Ganun din yon. Ganun din sa relasyon po, pag sobrang init, sa sobrang init ng pagmamahala nyo, tapos biglang naging cold yung isa, di ba parang mawawasak po yung... Hugot! Tumigil ka na, may ha? Okay, ito pag sa ventilador. Wala. Diba? Yun, okay. Nema lang po. Okay, yun. Okay, yun. Basta yung ventilador yun. Basta yung ventilador yun, di maagiw. Kasi pag tinapos, oh, may maagiw, di ganun din. Di kumain ka ng alikabok. Pag kami umaagiw doon, ihalo mo na lang. Wala na. Nasa ilan yung agiw. Si May, dami-dami na. Alam mo, si Carol nakakaisip na mga ganyan. Bakit? Mainit daw. Siguro ginawa mo na talaga yun, no? Oo. Aantay mo na lang yung 7 minutes para lumamig at makain yung pagkain. Bala ko masirain yung ref ninyo. Papa Jackson. Anak. Alam ko na po yung idadalhin ko pagpunta ko sa booth. Ano? Aglio olio. Ayan. Yan, tama. Social, aglio olio. Tapos, spinach. Ano? It's spinach? Na hindi favorite. Spinach na hindi favorite ni Mamay. Si Mamay yan eh. Mamay, Papa, saka si Kuy. Ano, nagbago na yung favorite niya. Yung favorite niyo pong okra. Oo, yung ano, yung tortang okra. Nilagang okra. Di, kahit lahat torta. Tortang okra. Kahit na kahit siyo, kahit na nilagyan mo lang okay ako. Eh? Oo. Ayoko. Ang sarap ko yan, parang kumakain ng shampoo. Hindi na makain ng okra. Ang dulas. No. Kaya pala ano ka eh.
madulas din. Hindi, wala. Ano? Ba't natigil mo? Wala. Itawid mo. Kaya pala strong ka. Paano naging strong yon? Madulas. Strong malaway. Hindi, based sa studies. Oh. Oo. Bago yun, ha? Yung dulas daw ng okra, nakaka-energize daw siya. Mm. Oo nga. Okay, talaga ba? Ganda para. Oo. Sino makain siya? Nga ako niyan bukas. Studies. Studies ko. So ikaw yung nag-study? Oo. Na-interna sa study mo, ha? Matry ko ngayong okra ni Mr. Brad. Sige. Kung e-energize ba ako, lalo ko mang lupay-pay. Malaman natin yan. Alam mo, May, ang dami naming nalalaman sa'yo, ha? Ang dami naming natututuhan sa'yo ngayong gabing to. Ganun po. Halika, pumunta ka naman dito. Naman. Bilisan mo. Bilisan mo. Gusto ko naming makita, eh. Kaya nga po, promise, pag-uwi ko, hindi ako diretso ng Laguna. Diretso ako sa booth. Saka ba sa Laguna? San Pablo po. Ay, malayong. Oo nga, layo nga. San Pablo. San Pablo po. Sige. Uy. Sige na, matulog ka na. Nice. Ayoko pa po, manunod pa ako. Eh. Ayoko pa daw niya. So, Kumain ka dyan. Minsan natutulog. Okay, minsan iblip na lang. Mm. Ay, masama yan. Ano ka ba? Mas okay nang wala kang kain kaysa wala kang tulog, huy. Okay lang ma-cardiac arrest. Sarap. Huwag kang ano ka. Huwag kang ganyan. Ano ka dyan, ha? Joke lang po. Yung roommate ko nga po, ano eh, alam na kapag hindi ako sumasagot, nanonood ako ng ano, YouTube. O eh, abangan mo. Marami pang mga ini-upload. Basta dapat yung... Just as... Kachi ko kailangan mag-vlog. Ha? Nag-vlog na ako. Alam mo ba? Hindi nang nakita. Yung pagligo mo. Nag-vlog na ako. Alam mo ba? Si Kuya Chico. Kaya nga. Si Kuya Chico yung inaasahan ko mag-vlog na marami kasi siya yung una naka-MacBook dito. Ay, taray. Ay, pareho na pala kayo naka-ano, no? Eh, hindi, kasi dati pa naman yun sa Dubai. Oo, kaya nga, daling pang-edit yung MacBook mo. Sabi ko, tapos, eto, alam mo ka na malapit na part? Bumili pa yan ng DJI gimbal. Oo nga eh. Hindi naman kinamin. May una akong binili, yung phone gimbal, yung... Oo, yung maliit. Yung para sa cellphone. Ah. Tapos sunod yung ano, yung camera. Kasi nga yung camera ko, di ba, binili na. DJ, was mo bahala. Tapos yun. Session. Actually, inano ka, nag-shoot naman ako, in-edit ko naman. Tapos yun, pack, 100%. Tapos di ba, inantay ko kumain ako. Tapos pagbalok ko, 100%. Oh, pack, delete. Dinelete ko lang, hindi ko lang upload. Ano ba yan? Pero nag-edit ako, okay, mag-alala. Sabi ko, mali, pangit. Ay, naku. May. Just a smile po. Away. Hindi mo pa ba iba? Babay na po ba? Oo, oh, kanina ko dapat. Sige nga eh. Yun na nga ito. I-extend na namin. Ayaw mo pa ba? Hindi ko ba makakaramdam? Hanggang 17% pa yung phone ko eh. Oh, wow. Hanggang hindi siya namamatay na yung iba ba? Hanggang zero. Busi natin yung iba. Joke lang po. Hindi. Masaya lang po talaga ako kasi nakatawag ako. Eh, actually, ang init po dito sa pwesto ko. Eh, dito po may malakas na signal. So, alam mo, May. Ayun po. Yung mga kagaya mong po. Sumusuporta sa amin sa Energy FM, yung mga dahilan kung ba't kami nai-inspire. Hmm. Dito to. Po, talaga po ba? If you think, Chico, di ba, na she would dedicate a chunk of her day para panoorin tayo. Diba, kahit po break time, naka-Energy FM po ako. Maraming salamat. Mga... I-follow nyo sila, ano? Lahat basta. Kami dito, ha? Lahat po kayo pina-follow ko. I-follow nyo. Lalo si Kapitana Season. Ako, pero ko. Ano... Yan ang pina-controversial ay, tao dito. Oo, i-follow nyo. Kahapon po, ano, pinanood ko yung ano. Abangan nyo yung mga blind item niya. Ay, kaninang umaga pagising, pinanood ko yung ano, yung... ano ba yun? Sige. Salamat. I-follow kayo. May, salamat sa pagtawag, ha? Thank you po. Thank you, May. Good luck mo sa concert. Thanks. Mag-ingat ka, ha? Bye-bye. Ako. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Ay, nako. Ay, mamaya na. Ilang nga pala kayo na. Regina Constantino, Mark Santa, sabi namin MM. Avid listener ng Energy FM, Ariel Arnold, Donita, Eileen, Ray, Mike, from Balagtas, Bulacan. Hello to RJL team of Banaue. Ayan.
Kuya Joseph, Ate Lani Istinopo, Ate Raquel Cariño, Emon Martin, Ronnie, Joven, Ray, Richard, Rose, Kevin, Dari, Joe, and Frank. Ilan sa sa RJL team ng Banaue. Si Ate Raquel nandito ngayon. Hello kay you feel ha, nanonood daw ng live, kakauwi lang daw galing Cavite, traffic daw eh Friday kahit saan. Nasa kalsada. Love you tonight. And I will stay by your side. Pa-shout out daw sa mga tita ni Mr. Brada. Pinsan daw niya sa Nueva Ecija, lalo na kay Tita Tess Hipolito. Good evening si Madam Jasmine De Jesus, madam. Magandang gabi. Can't you feel the love naman, that I'm okay. Ay, hello to Balvin family. Akala ko pa siya na. Binaba ko kasi. Okay. Si Ate Julie, Bernard, Leonard, Jefferson, and May. Hello din po kay Reynold Carino, Joy, Alicia, Rain. Hello to my nanay, Azon. I love you so much, sabi ni Raquel. Abati po, Team Carja QC, Marian, Mondal ba to? Marites, ano to? Asilo? Roslyn Barcos, Jemaline, Cassie, si Marites. Asilo, hello. Asawa ni Pamansang Kolokoy. Ay, talaga. Di ba si Marites sa Pamansang Kolokoy? Marites asawa niya. Hindi siya pinapanood. Si Marites hindi siya pinapanood, pero yung mga dati. Maratawa ko pag niya ito, Marites. Lagi siyang bubugbugin. Lagi siyang bubugbugin. Cardjack babies daw. Hello. Ayan. Ito na, Cardjack Team Replay. Team Puyaters ng Taiwan. Irish Ben Lott, Skyler Rainier, Stacy Ong, Mabel Casco, Teth Garcia, Macre Nezel, Ate Jen, Barbie Brian Hernandez, Carl John Dizon, si Ara Alberto, Mike Ponce, Rose Alberto from Saudi Arabia. Si ayan. Carla Lodronio, magbanwa, eh, naka-tune in sa atin, ha? Namimiss daw niya yung singing times. O, kasama ko to kasi sa choir dati. Ah, talaga? Oo. Tsaka schoolmate ko to, si Carla. Oo. Si ano eh. Mga timpinsan, hello. Oo. Hello, hello sa inyong lahat, ha? Oh, 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 oh. You are the one. Kakantayin niyo yan. Makes me happy. Naku, dapat din niyo nasabihin. Oo nga eh. Para surprise na. Everything has turned to gray. Dapat. Dapat niyo mga kantahin. Yours is and I would do anything for love. Yan. Taas daw niyo, brad. Baba mo. Run back to... Ipag ganun yan. Baba mo. And I would do anything for love. Okay yan. Hello daw sa Powler. Ah, Powler. Bakit Powler? Alam nyo, ganun. Love team ni Penda? I-try nyo isulat sa papel ha, parang di pa isa-isa ha. Iba'y abot nyo ha. Alam mo, oo, sa umaga, mayroon din mga nagpapabati na ano, ka-love team ni Penda. Ayan, and actually, ang daming love team. Yun, eh. Ang daming love team ni Penda. Ulitin natin birthday ni Penda. Oy, Penda Flex. Ha? Hello kay, ano, happy birthday kay Penda Flex. Sa mga may birthday. Oo, oh, ano na siya, 5 years old na siya. Oy! 5 years old na si Penda. 5 na. Akala ko 7. Oo. Hindi, 5 lang. Advance lang siya. Imang taong gulang ng si Penda Flex, ha? I told myself. Why not? Let's pause for a break. So, let's pause for a break. Yes. In totoo. Ano kayong pause mo? Ikaw. Alam mo iba kayo talaga. Ikaw. Ayaw makisama. Huwag kang KJ. Ano na? Sige na. Patugin na natin yung ano. Gano'n ka? Ikay mahal pa rin ni Jovet Valdivino. Hindi siya, hindi, ano bang title nun? Mahal pa rin kita yata title nun. Di ba? Title nun, title nun. Mahal pa rin kita. Ha? Basta rockstar. Ah. Ikaw pa rin ang hanap ko. Ha? Damang-dama. Manikin? Ang puso ko. Ano daw? Anong manikin? Mahal pa rin kita. Mahal pa rin? Mahirap na. Ano daw? Type mo kaya? Mapapatawad ba ako? Mulit-mulit sa sambitin. Sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita. O, giliw ko! O, mahal giliw pa rin kita. Yun yung title. Minsan para makuha mo yung title, kailangan mong kantahin buo eh. Yun yun. Sure ka? Rockstar, oo. Rockstar. Rockstar babies. Okay, nakailan na po siya. Bilang niyo mo, may sound pa.
Puyat lang. Ang tagal mo makahanapin. Hindi, okay na. Buo na. Ah, buo na? Oh. Ano ka tagal mo maghanap dyan? Alright, we'll be back now guys. Before that, do follow me on my Twitter, Instagram account. It's Papa Jackson 1067, and on my Facebook, it's my real name, John Gamperle. And on my YouTube channel, it's Papa Moko. Thank you, YouTube. Sumaldo ako kahapon. Salamat. Okay, talaga. Oh, ano lang, konti-konti lang. Natutuwa lang kasi, Chico, yung YouTube ko. Kasi kaya kasi sabi niya, di mo ayusin yung pag-ano mo, wala kang kahit anong OBB, wala CB. Sabi ko, ayaw, nag-enjoy lang muna ako. Kaya ko ma-pressure, nag-enjoy lang basta, ako. Ano lang? Upload lang. Diba? Kung anong pregagawa ko nga eh. Salamat kay Kara kasi pag wala si Kara sa tabi ko, wala nanonood ng vlog ko. Oh, grabe naman. Hindi ah. Para nanonood ng paulit-ulit. Yung 100 pesos niyang nakuha, ikaw yun eh. Oo nga. Yung 70, effort ko yun. Ayun. Papamuk ako, yung channel ko po. Sige. Ako, follow nyo po ako, Kuya Chico 1067, ha? KUYACHICO 1067. Twitter, Instagram, Facebook page, Kuya Chico. Ganun lang. Capital K, capital yung unang letter C. That's me. And yes. How about you? Is it true? YouTube and Instagram, Gandang Kara. Oh, at ganun really? Din sa TikTok. Hanapin nyo ako dyan, tsaka si Papa Jackson. Oh, alam mo na, wala lang akong magawa. Alam mo na kaya yung TikTok na yung Brad. Hanapin nyo kami sa TikTok, Gandang Kara. Ha, nakakaya pinapagawa sa akin ni Kara sa TikTok. Minsan ako, cool yan yung gagaya ka ng mga... Oo. Nahiyan. Yung linya sa palabas, lalo na pag may nag-aaway. Ba't kasi kailangan mo lagyan ng filter? Ba't pala yung uso ko kanina? Para ano? Pwede naman yun, walang ganun eh. Yung uso ko pula. Naligaw siya ng lipstick. Oh, yung iba nga, yung mata, di ba? Yung iba nga, pag buka mo ng bibig, may rainbow, bex na bex, di ba? May... Tinalabas nila ng aso. Yung tinga nung aso, di ba? Tapos gagawin profile picture, may ganun tinga. Sang haba, no? Wangko. Ba't yung haba ang inaano mo? Hindi. Siyempre, yun ang mapapansin niya talaga, yung talaga, haba. Di ba? Oo, yung haba. Yun talaga yun, eh. Haba. Ay, nako, Karita. Ay, nako. Mag-usap tayo nga sa office ko, closed door, tayong dalawa lang. Okay. Basta videohan nyo. Sige. Para ano kayo lang? Tatag ka namin. Pindutin mo kaya to. Para tumugtog yung kanta. Kaya nga Hindi pa tayo nagpapaan. Ay, hindi pa ba? Okay. Papa Jackson po. Ako po si Kuya Chico. Ako po si Kara. And we are number one. Pungantang to. Number one ako, 6.7 energy. Ano pang ga? Huwag mo sabihin, Sabihin mo.